Okay, magandang gabi po sa bawat isa at sa mga kapatiran po namin na nasa kanila pong tahanan. Good evening po sa inyo. At tayo po ay magsisimula na sa ating pong prayer meeting tonight. Let's all stand up at tayo muna po ay mag-aawitan. Awitin po natin, si Kristo ay papurihan. Yan po ang una nating aawitin. Awitin po natin. Nga lang Jesus, papurihan ating luwalatiin. Siya ang hari ng bawat nilalang at Panginoon natin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos at Panginoon natin. Si Kristo na manunubos ating luwalatiin. Sa trono niya tayo ay dumulog at siya ay ating purihin. Sa trono niya tayo ay dumulog at siya ay ating purihin. Bawat bansa, lipi, wika, kay Kristo magpugay. Sa paanan niya magpatira pa tao't mga anghel man. Sa paanan niya magpatira pa tao at mga anghel man. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailanman. Magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailan pa man. Amen. At manatili tayong nakatayo. Ilingin ko si Brother Paul na pangunahan po tayo sa panalangin. Let's pray. Aming Diyos, Ama na nasa langit, kami po'y lumalapit po sa inyong dakilang pangalan. O Diyos, sa gabing ito, dalangin ko po, Panginoon, na kami po'y inyong marapatin, Panginoon, sa inyong pangharapan, sa aming pong pananalangin, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay kami po'y inyong patawarin sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At kami po'y magsisi, Panginoon, sapagkat kayo po'y mabiyayang Diyos, kayo po'y merciful, O Lord, nang sa gayong Panginoon ay makasampung Panginoon kami, Panginoon, ng kapatawaran na sabi niyo po, Panginoon, na if we confess our sin, Lord, you are just and faithful, Lord, to forgive us. Kaya sa gabing ito, Panginoon, alam po namin na ang kasalanan ay adlang, Panginoon, sa paglapit sa inyo. Kaya patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, kaya po ang siya nakakalam na aming mga puso at isipan, maging aming mga araw-araw na gawi. Tulungan niyo po kay Panginoon na palaging magkaroon, Panginoon, ng matamis na mga oras sa inyo sa pananalangin. At hindi lang po sa mga oras na to, kundi sa araw-araw, Lord. Kaya Lord, sa gabi na ito ng panalangin, ay kayo po ang siyang maluwalhati, kayo po ang siyang patuloy, Panginoon, na kumilo sa aming mga buhay. Sapagkat Lord, na alam po namin sa bawat sa lahat ng ilalatag namin panalangin sa inyo, kayo po'y may sagot na sa bawat isa po rito, Panginoon. Kaya Lord, kami po'y patuloy na nananampalataya at sa inyo lang, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, pagpalain niyo po ang pangaral niyo pong salita, pagpalain niyo po ang pagtitipong ito, pagkalaw niyo po, Panginoon, ng malinis na puso at patuloy na nagagalak, Panginoon, sa mga oras na mga bagay na alam po namin na kasama po namin kayo. Salamat po. Kayo po ang siyang mapurihan, kayo po ang siyang maitaas, at kami po yung manatiling maging mababa po sa inyong harapan. Ito po ang dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus.
Amen. Amen. Sige po, pwede na po kayo makaupo at tayo po muli ay kakanta. Si Kristo ang sandigan ko. Ayan, wala na po tayong ibang malalapitan. At lalo na ngayon, kundi ang ating Panginoon lamang. Si Kristo ang sandigan ko. Uwitin po natin. Ready, sing! Ang aking pag-asa'y lubos na nakasalig kay Jesus, at ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kahit danasin ko'y hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pag dumagsa ang pagsubok, ang tatawag ay si Jesus. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nalulumbay, siya ang aking kaaliwan. At pag ako'y nalulumo, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Huling bagi po. Pag trumpeta'y hinipan na, at pagdating niya ang badya, tayo naway masumpungang, kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin ko po ang ating pastor para po sa ilang mga anunsyo. Maraming salamat sa masayang pag-aawitan, no? Magandang gabi muli sa inyong lahat at maraming salamat. Nagkita-kita tayo sa gabing ito. Well, ang announcement po natin, of course, we have a regular service. Bukas na po ang ating church at bukas naman, kahit MECQ noon. And since level 3 na, ewan ko, level 3 na tayo o level 2? No, level 3, no? Ay patuloy na po dumarami ang bilang ng mga kapatiran na pumupunta ng church. Kaya Sunday, alas 9 po ng umaga, start po ng service natin. At pagkatapos po niyan ay 10:30 at ganoon din sa hapon. So sa Sunday, tutuloy po natin yung pag-aaral natin. We are in Romans 15, no? Tutuloy po natin yung talakayan na may kinalaman kay malakas at mahina na sa pananampalataya, no? Kung ano ang mga bagay at pagpapayo na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa pananampalataya at maging sa atin bilang mga Kristiyano. At sa gabing ito, ay kung may mga prayer request kayo, pwede na po nating malaman ngayon at mailapit natin mamaya, no, sa luklukan ng biyaya ng Panginoon Diyos kapag tayo nanalangin. Isama natin sa panalangin, huwag natin kalilimutan yung mga kapatiran pa rin natin na may mga karamdaman, katulad ni Brother Noy, katulad ni Brother Alex, at kung meron pa kayo nalalaman na iba pa nating kapatid, no, yung pinag-pray natin last Wednesday, ang pangalan si Jun Roma, siya po ay pumanaw na at kinuha na ng Panginoon, kaya hindi na po rin natin isasama sa panalangin siya, no? Dahil namatay po siya sa sakit na colon cancer. So, just need to pray for anyone na kung may kakilala kayo na kapatid natin sa pananampalataya na may karamdaman or
mga prayer requests, no, na ipinapaabot sa atin ng ating mga kapatid, no? So, yun lamang po. So far ang aking mapapaalala sa inyo. At kung nakikita niyo yung mga yung prayer list natin na nababanggit pa dyan, eh, isama na rin po ninyo sa ating mga panalangin yung mga kapatiran. Kapatiran yan. Ang ating church, ang ating gawain, at ang patuloy na pag-igi, no, ng panahon hanggang sa lumabas yung gamot na makakatulong talaga upang ma-arrest yung sakit na COVID. Of course, almost 2 years nasubok ang maraming pananampalataya ng pandemyang ito. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo na may mga pamamaraan para magkaroon tayo ng tinatawag nating layer of protection sa ating katawan, lalo-lalo na kapag dumating itong mga ganitong uri ng karamdaman. Okay? So yun lamang pong announcement natin at tatayo po tayo, magbibigay tayo ng pag-awit, pagbati, and then pagkatapos po niyan ay magbabasa na tayo ng salita ng Diyos, and then we will proceed with prayer and then message of the Word of God. Brother Mark? Tayo po muli tayo at awitin po natin itong verse pong ito. Psalm 48 verses 1 and 2. Awitin po natin. Ready? Sing! Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. It's Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Remain standing po at tawagin po ulit si Pastor para po sa pangaral ng salita ng Diyos. Okay, pumunta po tayo sa... Teka lang po. Mapakikuha yung, ano, yung isang Bible. Yan. Yung English taga. Yan, English. Yan, yan, yan. Okay, isa. Basa po tayo ng awit, no? Awit. Awit, Kapitulo 2. Okay? Actually, ito'y awit... ang pagtatagumpay ng Mesias o yung pinahiran ng langis. At ito'y awit Kapitulo 2 na awit ni David. Sabi nila ito actually continuation ng Psalm 1 na kung saan doon individual ang pinagpapala ng Diyos. Pero dito sa Psalm 2 ay as nation. Basahin muna natin, ha? Basahin natin ang salitan, ha? At hanggang sa matapos tayo sa verse 12. Bakit nagsasabwatan ang mga bansa at walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Verse 2. Verse 3. Ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panaling mula sa atin. Verse 5. Kung magkagayon magsasalita siya sa kanila, sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinasabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Verse 9, sila iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Verse 10.
Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Verse 12. Sige, manalangin po tayo. Mabaging Diyos namin nasa langit, marami pong salamat sa salitang ito. May walhati ka nawa, Panginoon, sa hamon ng pananampalataya sa ating mga sa aming mga anak mo at sa mga kapatid. Dalangin ko ay maunawaan nila ang simpleng aral na ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Actually, itong talatang ito ay nahahati sa apat, no? Kapag ito ay pinag-aralan natin at nais kong makita ninyo, sa ibang mga tawag rito, pamagat, tinatawag nila itong koronasyon. Okay? Or inaawit kasi itong awitin ito kapag kinokoronahan ang hari ng Israel nung kapanahunan na yon. So sa ating pag-aaral, nais kong makita ninyo, may apat na bagay na nakapaloob sa mga talatang nakita natin, no? Actually, sabi nila, continuation niya ng chapter 2 kasi sa chapter 1 has something to do how God blessed a man, and in chapter 2, how a nation can be blessed by God. Pero makikita muna natin yung mga ganitong eksena, no? Unang-una, ang paghihimagsik ng mga bansa laban sa Panginoon at sa kanyang pinahira ng langis. May mapapansin ka rito, no, sa verse 1 and 2, bakit nagsasabwata ng mga bansa at sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at laban sa kanyang binuhusan ng langis. Alam natin kapag sinabing binuhusan ng langis, the anointed one, Messiah. Verse 3, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panalim mula sa atin. Now, ang makikita po natin dito sa verse 1 at saka verse 3, dalawang bagay, no? Unang-una, ang mga awit po, walang iba kundi si David. So, ang makikita natin, ang tanong ng mga awit, at ang tanong niya rito, bakit nga naman nagsasabwata ng mga bansa at sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano? What they're doing? They're planning to make a scheme. They're making plans, no? Against God and against His anointed. In context, ang anointed rito, walang iba kundi si Haring David. But the ultimate Messiah, of course, is referring to our Lord Jesus Christ. No? Na alam natin, sa hinaharap, magkakaroon tayo ng tinatawag nating Armageddon na kung saan itong mga bangsang ito ay magsasama-sama upang makipagdigma sa ultimate Messiah, which is the Lord Jesus Christ, siya ang pinahiran din ng langis. Now, makikita natin dito, inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at laban sa binuhusan niya ng langis. Ito ang obserbasyon. Kanina nagtatanong yung mga awit at ang tanong niya, ang tanong ng mga awit, eh bakit nga ba ito bakit itong mga bansang ito, no? Gusto nilang labanan ng Diyos at gusto nilang magplano laban sa Diyos. Isipin mo, Diyos ha, ang lalabanan nila, no? Sa kanilang masasabi nating walang pagkilala sa Diyos, akala lang nila kapantay nila ang Diyos at tatalon nila ang Diyos. At nagpaplano sila kung paano nila lalabanan ng Diyos. At ang makikita natin dito, base sa obserbasyon na sinabi nung mga awit, sabi niya, inihanda ng mga hari o inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos atin ay lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Now, lumalabas rito na parabang merong kaugnayan, no? Itong mga taong ito sa Diyos or meron silang cord of affection ang Diyos sa mga taong ito. And yet, ayaw nila sa Diyos. Ano mang kaugnayan ang meron itong mga tao sa Diyos or ano mang relasyon na meron ang tao sa Diyos, yung mga taong ito na maaring pinagpapala ng Diyos by common grace, ayaw nila nun. At gusto nila, they have nothing to do with God.
At yan ang makikita natin, tanong ng mga awit at ganun ding obserbasyon niya. Na itong mga bansang ito, doon sa someone, individual ha, pero ito collectively, nation, that is against God. At alam natin, may mga ganyang bansa naman ngayon. No? Maaari nga, may mga bansa na sinasambit pa ang pangalan ng Panginoong Diyos, but they are practical atheists. In a sense, yung mga tao doon, may reliyon, pero kung makapamuhay naman, eh parang walang Diyos. Kesa doon sa mga bansa na talagang outright, no? Talagang sinasabi nila, hindi kami naniniwala sa Diyos. Ayaw naming maniwala sa Kanya. Pero dito, makikita natin, nung kapanahonan na yun, of course, there are unbelievers who are against Israel, who are against the Messiah. And during that time, the Messiah is none other than King David na siyang pinahiran ng langis upang maghari sa Israel. But the ultimate one, who is also the son of David, the future Messiah, the Lord Jesus Christ, na siyang maghahari sa mundo magpakailanman. And then, ang makikita natin, second point, no? Ang pagtawa at pangutya ng Panginoon sa mga bansa sa kanya'y naghihimagsik. Ay, katawa-tawa naman talaga. Okay? How can you defend yourself against God? At dito nga, makikita natin, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa. At ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayon, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang ng kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Now, makikita natin dito tatlong bagay naman. Unang-una, makikita natin yung pangungutya ng Panginoon. May mapapansin ka rito, no, sa verse 4, it is a lap of derision. No? Isang tawa ito ng pangungutya at maaari, nakakapanood na tayo yan. At minsan nga, kapag may mga, alam nyo na, sa karanasan natin sa buhay, kapag may nadapa or merong sakatigasan ng ulo, eh, hindi naman napahamak, kundi maaring nadulas, minsan natatawa ka lang eh. No? At doon sa tawa na yun, may pangungutya pa. Well, dito makikita natin, ang gumagawa nitong pangungutya nito, doon sa mga taong naghihimagsik sa kanya, walang ibang kundi ang Diyos. Bakit nga ba kinukutya sila ng Diyos? Kasi as if, itong mga taong ito, itong mga bansang ito, na nagsasama-sama pa, they can do something against God. No? They can harm God. At kaya nilang maabot ang Diyos. Well, sabi nga rito, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. So nakita natin dito, no? How God reacted by what you call this, no? Sa pamamagitan ng pangungutya sa mga taong ito o mga bansang ito na masasabi natin nagpaplano at gumagawa ng paraan upang labanan ang Panginoong Diyos. And then makikita rin natin dito, no? Yung sagot ng Diyos sa kanila. Actually, sa kanilang pagpaplano, may sagot sa kanila ang Diyos eh. At ang sagot ay ito. Kung magkagayon, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit. Okay? So dito, may sagot ang Diyos. At alam naman natin, when you study God's judgment, whether it is in Old or New Testament, makikita mo talaga, minsan ang tao, kapag ayaw makinig ang Diyos eh, gumagawa ng paraan ng Diyos upang ang tao makinig sa Kanya. Katulad ng kalamidad, katulad ng sakit. Okay? Sa pagtalikod ng tao sa Diyos, kapag ang Diyos gumawa ng hakbang para mapakinggan siya ng tao, abay, nakakatakot, mga kapatid. At minsan, hindi mo mapipigilan talaga. Dito makikita natin, sumagot ang Diyos. At dito sa Kanyang sagot, magsasalita siya sa kanila, sa Kanyang puot, sa Kanyang galit, at tatakutin sila sa Kanyang matinding galit na nagsasabi, yung pangatlo, gayon man inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Dito makikita natin, nagtalaga ang Diyos ng hari na kung saan sasakupin sila o dapat silang magpasakop. Okay? Of course, in context, walang iba kundi si Haring David. Sapagkat ang pinag-uusapan dito,
Gayunman, inilalagay ko ang aking hari sa Zion, at yung Zion is referring to Jerusalem, sa aking banal na burol. Kaya tinawag itong banal na burol, sapagkat ito ang pinili ng Diyos na kung saan ihayag ang kanyang pangalan doon sa lugar ng Jerusalem. At actually, dito nga nakalagay yung templo ni Haring Solomon. Okay? At ang makikita natin, ang Diyos ay nagtalaga ng hari na kung saan dapat sila ay magpasakop. At ganun din sa inaharap, mga minamahal. Darating ang panahon na hindi na magkakaroon ng kanya-kanyang kaharian, okay? Lahat ng makakapangyarihang empire, ibabagsak ng Diyos yan sapagkat merong makapangyarihang empire na lalabas at ito'y paghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung i-describe sa Book of Daniel, no? Na kung saan yung bato na bumagsak at dinurog yung malaking estatwa na napanaginipan ni Daniel, ito'y tumutukoy sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari sa hinaharap dito sa mundong ito. Okay? And then pangatlo, nais kong makita ninyo ang pagdedeklara ng Panginoon ng kanyang pasya sa kanyang pinahiran. Sinabi nito, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, of course, context si David, ikaw ay aking anak at sa araw nito kita ay ipinanganak. Actually, itong term na ito ginagamit ito sa coronation ng hari in the context of Old Testament, pero sinabi rin ito sa ating Panginoong Jesucristo, no? In the context of His incarnation at saka yung tinatawag nating resurrection. Binanggit itong term na ito, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Hindi po yan literal, ha? Na yung ama na buntis, katulad ng explanation ni Elie Soriano, no? Na buntis daw yung ama at ng anak at Diyos anak yung anak. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Walang ganun po sa Biblia. Okay? Ang binibigyan po ng pansin dito, yung eternal relationship ng Diyos anak at Diyos ama. At binibigyan pansin dito yung pagtatalaga ng hari sa lumang tipan at pagkilala dun sa hari na itinalaga ng Diyos upang mamuno sa pangalan niya. Okay? Though itong text din na ito, ginagamit ito sa New Testament, ginagamit ito sa context ng resurrection of our Lord Jesus Christ, ginagamit din ito sa context ng birth ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede nating makita, pakitignan nga, Erwin, baka pwede nating Hebrews chapter 1, verse 1, 5 and 6. Hebrews chapter 1, verse 1, 5 and 6. Kung makikita dyan, Brad. Hebrews 1, 5 and 6. Teka lang. Sige. Okay. Sapagkat kanino sa mga anghel, sinabi ng Diyos, kailanman ikaw ay aking anak. Ako ngayon ay naging iyong ama. At muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Okay? Walang anghel na sinabihan yan. Ang sinabihan lang ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang context nito may kinalaman dun sa tinatawag natin incarnation of our Lord Jesus Christ. Eh, patungkol naman sa resurrection, tignan natin sa Acts chapter 13, 34 to 35, 33 to 34. Context naman ito has something to do with the resurrection. Na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman nang nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Okay? So makikita natin sa New Testament, ginapit yan sa ating Panginoong Jesucristo sa context ng incarnation at resurrection. Now makikita natin dito, ito'y diniklara ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan patungkol kay David, yung kanyang utos, no, na sinabi nito, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito,
kita'y ipanganganak. Verse 8, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa'y magiging iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ngayon, sa talatang 7 hanggang 9, may tatlong bagay akong nais makita ninyo. Unang-una, yung pagpapahayag sa kanyang pinahiran o yung kanyang anointed. Yun nga, no? Kinikilala ng Diyos na ito'y kanyang anak. Pangalawa, yung paghahari ng pinahiran or ng Messiah. Binanggit yan sa verse 8. Yung scope ng kanyang paghahari. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Now, as you read the verse, masasabi natin, gano'n ba kalaki ang nasakop lang ni David? Actually, mas malaki pa ang nasakop ni Solomon kaysa kay David eh. Well, the ultimate realization ito is referring to our Lord Jesus Christ na ang magiging scope ng kanyang paghahari ay masasabi natin ang buong mundo, lahat ng mga bansa. Okay? Dahil si Kristo ang ultimate na Messiah na pinahiran ng langis ng Ama. Ganun din, ang makikita natin sa verse 9, may kinalaman dito sa paghatol ng pinahiran. Ibig sabihin, kasama sa kapangyarihan or otoridad nung tinatawag nating Messiah, yung tinatawag nating judgment na ipapataw niya doon sa mga taong ayaw sa kanya. Judgment na ipapataw niya doon sa mga bansang hindi sumusunod sa kanya. Kaya sinabi rito, sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Okay? So dito makikita natin yung pahayag na sa pinahiran, yung paghahari ng pinahiran at yung paghatol ng pinahiran. Okay? Ito yung power niya at ito yung authority na ibinigay ng Diyos sa kanya. And then, pang-apat, nais kong makita ninyo, ang payo sa mga bansa sa Panginoon. Teka lang. Ano bang sinabi ko dyan? Mali yung sentence ko, ha? Ang payo sa mga bansa na dapat may na yan, ha? May NA. Ang payo sa mga bansa na sa Panginoon at sa kanyang pinahiran ay naghihimagsik. Okay, kulang ng na. Kaya hindi ko maisip bakit ko nga pala nilagyan ng nilagyan ng kama eh. Ang payo sa mga bansa na sa Panginoon at sa kanyang pinahiran ay naghihimagsik. Ano ang payo? Basahin natin sa verse 10. Kaya ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas, o mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda, kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Itong talatang tatlong to, no? May tatlong bagay din akong nais makita ninyo, no? Unang-una, nais kong makita nyo yung magpasakop sa pinahiran. Yung word na ginamit rito, ang anak ay inyong hagkan. Kiss the son. Okay? Baka magalit siya. Ang idea po nung kiss dito, hindi po to romantic kiss. Hindi rin to filial kiss. Ito po yung ginagawa ng mga subject na humahalik sa kamay ng hari. Okay? Humahalik sila sa kamay ng hari na nagpapakita na sila'y nagpapasakop. At ang tawag po rito, kiss of submission. Okay? Kiss of submission. Ngayon, ano ang payo dun sa mga bansang naghihimagsik sa Diyos? Abay, tigil-tigilan nyo yung paghihimagsik nyo. Magpasakop kayo sa Messiah or sa pinahiran. Bakit? Dahil pag hindi kayo magpasakop, talagang ahatulan niya kayo. Pangalawa, sinabi rito, maglingkod kayo sa pinahiran. Magandang pagkakagamit na sinabi rito, no? Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. At pangatlo, makikita natin, manganlong tayo sa pinahiran. Kaya mapapalad ang lahat ng nanganganlong sa Kanya. Mga minamahal, this is a messianic psalm, no?
isa itong awit na inawit sa lumang tipan na kung saan sinabi naman ni Kristo, ipinakikilala rin siya sa mga awit. Isa to sa Messianic Psalm na kung saan mangyayari po ito sa hinaharap. Of course, context nito, referring kay David na pinahiran ng Diyos, itinalaga ng Diyos na maging hari sa Israel, inilagay niya dun sa Sion, sa banal na tinatawag sa banal na burol. Pero tandaan natin, the ultimate meaning po nito, the ultimate application pala nito, has something to do with the coming Messiah, which is our Lord Jesus Christ, na maghahari magpakailanman, maghahari ng 1,000 taon, at ang nasasakupan ng kanyang paghahari, lahat po ng mga bansa. Kaya lahat ng ayaw magpasakop sa kanya, okay, makakatikim sila ng hatol sa Panginoon. Ngayon pa lang, habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesukristo, abay magpasakop tayo sa Diyos. Okay? Kung hindi mo siya kilala bilang iyong tagapagligtas, ang Mesaya po natin na dumating na, ipinanganak, okay, lumaki, namatay sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay na muli, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kung ikay mananalig sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, lalapit sa Kanya na may pananampalataya, ito'y pagpapakita ng pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo na may kinalaman sa kaligtasan. Pero hindi lang yun. Bilang mga Kristiyano rin at lingkod ng Panginoong Diyos, sa ating pamumuhay, dapat tayo magpasakop sa Panginoon. In what way tayo magpapasakop sa Kanya? Meron tayong salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos, iniuutos sa atin ng ating Panginoon na dapat sundin natin. Okay? At kung hindi tayo susunod sa Kanya, bilang mga mananampalataya, pagpapakita ito na ayaw natin magpasakop sa Panginoong Diyos natin at sa ating Panginoong Hesukristo. At nais kong sabihin sa inyo, kung tayo tunay ng mga Kristiyano at tunay tayong mga mananampalataya, hindi tayo tinawag sa pagsuway, tinawag tayo sa pagsunod. At bahagi ng pagpapasakop niyan, bahagi ng pagsunod niyan, ay yung maglilingkod tayo sa Diyos habang tayo nabubuhay. Salamat sa Panginoon at may pribileyo tayo sa mga panahong itong maglingkod sa Kanya. Sapagkat darating ang panahon, ang tanging magagawa natin sa Diyos balang araw na paglilingkod ay ang pagpuri, magpakailanman at pagkamangha sa ating Diyos sa langit balang araw. Eh dito sa lupa, ang dami tayong magagawang paglilingkod eh. Okay? Yung pagtulong mo sa kapwa, yung pagsasagawa mo ng gawain na nais ng Diyos, isagawa mo bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Paglilingkod yan, yung pagtulong mo upang mapalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, paglilingkod yan. Mga kapatid, siguro marami sa atin nakapahinga ng pandemya eh. Pero papatapos na ang pandemya. Okay? Nakasurvive ka sa biyaya ng Diyos. Dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon yan, magpahanggang ngayon, sa biyaya ng Diyos, malakas tayo. At hindi Kanya kinuha nung panahon ng pandemya. Dapat magkaroon tayo ng mapagpasalamat na pag-uugali na suklian natin ang Diyos ng pagtatapat at paglilingkod sa Kanya. Okay? At ang makikita natin dito, mapalad ang taong nanganganlong sa Mesaya or sa pinahiran. Okay? He is our refuge in our life. At siya'y nag-aanyaya sa atin na sa anumang kalagayan na meron tayo sa ating buhay, abay manganlong tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, huwag tayong tumakas, huwag tayong lumayo, huwag tayong maghimagsik. Bakit kamo? Sapagkat ang Panginoon, ang siyang pinahiran, is our Messiah today. And He is also the head of the church. Apat na bagay po ang nais kong makita ninyo dito sa napakagandang Messianic Psalm. Kahit tignan niyo ang ibang mga komentarista, apat din ang pagkakakahati talaga nila rito sa psalm na ito. Napakaganda kasi nitong psalm na ito, no? Ang paghihimagsik ng mga bansa laban sa Panginoon at sa kanyang pinahiran, ang pagtawa at pagkutya ng Panginoon sa mga bansa na sa kanya'y naghihimagsik, ang pagdedeklara ng Panginoon ng kanyang pasya sa kanyang pinahiran, at ang pang-apat, ang payo sa mga bansa na sa Panginoon at sa kanyang pinahiran ay naghihimagsik. At ang payo sa kanila, magpasakop, maglingkod, at manganlong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Umaasa po ako na itong simpleng mensahe to, which is a messianic psalm in the book of Psalm, is a wonderful
song that David sang. At nais ko sabihin din sa inyo, during their time, kapag nagkakaroon po ng pagtatalaga ng bagong hari, kahit nung wala na si David, inaawit po itong awiting ito during the coronation of the king. Kaya nga tinatawag din nila ito, no? Awit ng koronasyon. Dahil balang araw, of course, our King of Kings and Lord of Lords will come again. Okay. Ano po ang mga pre-request natin, mga minamahal, na dapat natin idagdag sa ating panalangin at mananalangin na tayo sa ating pagtatapos? Wala na kayong karagdagan pang pre-request? Ipanalangin natin ang church natin. Ipanalangin natin ang pagsigla ng mga kapatiran na kada linggo ay makasama na natin sila. And at the same time, yung mga kabataan din, no? Na itong mga kabataan ito ay makapiling na rin natin sa ating church. So tumayo po tayong lahat and we will close in prayer. Let us stand up, please. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pribileyo sa gabing ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, bilang mga tao, kami magpasakop sa iyo, Ama, sa pamagitan ng iyong anak na Jesus na siya naming Mesiya, sa lahat ng bahagi ng aming buhay, pang pamilya, pang personal, pang pananalapi, pang sportsman, pang trabaho namin, sakop mo lahat ng buhay namin. And also tonight, O God, panalangin ko, tulungan mo yung mga kapatid namin na maaring may mga karamdaman pa rin magpanggang ngayon, may dinaramdam sa kanilang mga katawan, at ang dalangin ko, bigyan mo sila ng una, kagalingan, kung kalooban mo silang gumaling. Pangalawa, kalakasan, Panginoon, at kasiglaan na sa kanilang kagalingan, Panginoong Diyos, ay makasama at makadalo sila ng pananambahan namin. Sama-samang makikita ang mga kapatid sa pananampalataya para makapagpalakasan. We pray for our people, we pray for our church. Dalangin ko rin po ang mga sinusoong na samot-saring pagsubok ng mga kapatid sa pananampalataya. Natulungan mo kami makagawa ng mga makadiyos na desisyon. At itong mga desisyon namin ay higit na makapagpapalapit kami o mapapalapit kami sa iyo, O Diyos. Tulungan mo rin, Panginoong Diyos, na makapamuhay kami na may karunungan sa mundong ito na nakapagbibigay kami ng kalulatian sa iyong pangalan. At nagaganap namin ang mga panawagan na itinawag mo sa amin bilang isang mananampalataya. Muli, salamat po sa gabing ito. Maging sa mga kapatid na narito, Panginoon, pag-ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at ibalik mo kaming masigla sa aming muling pananambahan this coming Sunday. All these things we pray in Jesus Christ's name. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at tapos na po tayo sa ating gawain ng paglilingkod sa gabing ito.